ito ang itsura ng kabuuan ng ating ipa-harvest na mais, oh. Medyo maganda pa yung dahon sa kanyang 110 days. Pero kailangan ng i-harvest dahil baka walang madaanan ay lalong matukol, umu-over sa pagkahinog. Kaya okay na rin daw sabi ng operator. At totoo niya, narito na yung ating harvester na kinuha. Operate na doon sa bandang unahan. Ay, kita natin. Ito na ang ating harvester. Nag-ooperate na, oh. Tinitira na yung ating hybrid yellow corn. Yun! Lugas-lugas! Ganun, para! At yun, mga kalupa, itong isa nating area ay natapos na nilang ma-harvest. Ito na yung mga output. Nahakot na nung traktura na may trailer yung mga kasamahan nito. At yun nga, ay binibilid na ng ating mga kasama doon sa highway pa rin. Dahil nga nang kailangan makauna sa bilaran. At itong portion na to ng area ko ay tapos na nila kani-kanina. At yun nga, lumipat sila dun sa kabilang area na ating ipinaharvest pa. Ang ganda ng linis. Pakikita ko sa inyo mamaya kung ano naging linis ng ating harvester na to sa kanyang pagkaka treasure ng ating yellow corn. At ito, mga kalupa, yung ating traktura na may trailer na naghahakot ng ating hinarvest na yellow corn. Dito rin sa amin ay libre pa rin yung hakot ng ganyan sa mga may-ari ng harvester. Kaya medyo advantage pa rin sa ating mga farmer na wala na tayong masyadong makinarya. Bagamat meron tayo rin tayong gamit ay libre pa rin. Kaya excuse yung ating mga sariling gamit pagdating sa hakutan ng mga ganito klase ng produkto. Dahil libre nga po ng ating may-ari ng harvester yung makinarya na naghahakot papunta naman sa bilaran, pati yung tao na naghahakot, nagbubuhat ng mga produktong ito ay sakop pa rin ng may-ari ng harvester. Kaya napakaganda. Hindi ko alam kung ganito rin sistema sa iba, pero dito sa lugar namin ay ganito ang sistema kung paano nagpa-harvest ng yellow corn. Ganon din sa palay. Huling biyahe nyo na ito? Huling biyahe na? Ah, dadagdagan nyo na doon? Oo. At yun, tuloy-tuloy. Ito na yung unang na-harvest at kasama sa hakotin na nila yung kasama doon sa isang area pa na ating pinaharvest. Ito, mga kalupa, yung treasure ng ating harvester. Oh. Ayan, oh. Sa 110 days niya, ganito ang itsura ng ating treasure. Linis. Yan o. Napakalinis o. Ang ganda. Sa 110 days niya. Kasi dati nung nagpa-harvest kami noong nakaraan taon, mga nakalipas ng mga taon, pagka ganito, ang daming maliliit na yung busil. Pero ngayon para talagang yung ordinary tracer, yung manual tracer ang ginamit. Mag-tracer din naman talaga yung dala-dala ng harvester. Depende lang siguro sa tipo na talaga ng operator. At sa oras na to, ay maganda yung kanyang timpla para mag-harvest ng yellow corn. Linis. Kasalukuyang tinitira nila ito yung ating isang area dito sa loob. At ito nga, oh, sumudla sa gitna. Pero medyo pahapo na. Mukhang hindi nila kayang tapusin ito ngayon. Kasi pag dumilim na, nahihirapan na yung tagalimot ng mga nalalaglag.
Kaya araw kailangan. Kasi itong pagani ng mais, hindi nawawala na nalalaglag. Kaya mayroong nakasunod na tao sa likuran para limutin yung mga nalalaglag. At yan. Yung dalawang tao sa likuran yan na naglalakad, sila yun ang lilimot ng mga nalaglag. At yung mga nilalaglag nila, kaya binubuo para i-treasure naman. Ganun ka-efektibo ang ating harvester. Kaya talagang maganda ang proseso. Yung isinubong yun, yan yung nililimot itong ating mga kasama sa likuran ng harvester. At tuloy-tuloy ito siguro hanggang bukas. Kasi nga hapon na. Yun o, palubugin na yung araw. Eh, may hirapang malimot itong dalawang ito kapag matilim na. At yun nga po ang pakinabang naming mga maglulupa at magbubukid sa bagong modernong pagbubukid na mechanized. Madali na lamang matapos ang harvest ng palay o mais man. Dahil nga po na ganito na ngayon ang ginagamit naming mga magsasaka. Ang medyo mahirap-hirap na lamang ay yung pagtatanim dahil manual pa at maging yung pagbibilad. Manual pa rin. Dahil nga na minsan sabay-sabay. Hindi tayo karakaraka makapagtuyo sa mga dryer dahil madalang pa. Pero nagagamit na rin naman paminsan-minsan pag talagang emergency, lalo tigit pong kaibang panahon, nagagamit yung mga multipurpose dryer. Pero madalang pa at manual pa rin talaga ang ginagamit. Sa ngayon, napakaganda na ng magbukid, kaya patuloy nga nating ini-encourage yung mga bagong henerasyon na mag-obserba sa mga bagong kalakaran ng pagsasaka, paglulupa, pagbubukid. Dahil nang sa ngayon, sa tingin ko ay hindi na nakakahiya ang maging magbubukid. Dati parang ikinahihiya dahil naging kumbaga bahog sa lupa, bahog sa putik. Pero sa ngayon ay isa na itong napakahalagang trabaho ng isang tao, isang marangal na trabaho na paglulupa at pagbubukid, at doon nga po tayo nabubuhay. Sa awa ng Diyos, lagi tayong binibiyayaan bagamat may mga kalamidad na dumarating, pero yun po ay nalalampasan. Talagang sadyang ganun ang buhay, may mga pagsubok. At sa oras na ito, itong ating mais na ito ay tatapusin na ng ating harvester dahil wala na, kakunti na.